Ayan, i-record ko na. Para may post rin natin, para may replace. Okay, 23. Sige. 24 chart, green ace PH. Green ace PH, ace PH. Ayun. Ace PH, meron ako nito, pero... meron ako dati. So, yung tinitigdan ko sana kung may pattern siya na ano eh, na good consolidation dito. Ganyan. Tapos sana breakout. Pero di nag-breakout, so tinapon ko na 220 and below. So yun, sinunod ko lang yung stops ko. Ngayon, tama naman, 214 na siya. So chill muna. Pag ganito, antayin ko na lang siya, 210 to 2. Relax ka muna, tignan natin. Kasi hindi pumabor eh. Unang buwelo niya, walang galaw. Ibig sabihin, may something do sa play. Parang hindi pa niya oras. So next level 2, observe. 25 the chart. Si Miss Marie D. Guys, sa Investagrams, lagyan nyo ng picture mga profile nyo para ano, para mas ma-recognize namin kayo. Ali SM Prime. Ali. So, ito no, parang may mga breakdown candles talaga yung ano, yung market. Goes to show na baka kahit nagre-reopen yung economy or magre-reopen, parang pina-price in nung, parang na-price in na nung market pero hanggang medium term recovery lang. Hindi pa bine-break out yung 33. Parang ganun yung sinasabi ng market sa atin eh. So kung ganito, 30 siya, dalawa line of support mo. Isang mas aggressive sa 30 level yan, 29 to 30 dito. Or isang mas mababa dito sa 28. So ang tignan natin, Ali. Initial is 30, tapos kung hindi nag-hold, may next level ka sa 28. Pero di ko naman nakikitang babagsak agad to na parang babalik ulit dito sa ilalim. Baka mangyari dito, ano muna? Baka mangyari dito is more of sideways na galawan. So yun, 25 na charts. Kalahati na tayo ng journey. Check ko muna yung mga comments nyo. So, nandito tayo sa FB. Yun dito, tapos na yan. ACSM, tapos na. JFC, tapos na rin. Check nyo na lang yung replay, guys. Sa kalahati na tayo, MEG. SSP, eto. Request ni Sir Jeffrey. SSP, malakas daw yung sales, sabi. Wow, 600% earnings. So it's either, kung may momentum siya, break niya yung 135, 140. Break niya yan, tapos re-revisit niya tong 160, 167. Kung may momentum talaga, at hindi na mag-below 125. Pero kung conservative ka, kung barat ka, antayin mo sa 110. Pero given na mayroon siyang earnings catalyst, then mas may rason yung tao na bilhin to. So antayin mo na lang kung ma-break niya itong 135 to 140 for the potential momentum trigger. Alright? So 26. Seb. Wows, wasak. Sa pool talaga kasi ano eh, no? Airlines, air carriers. High volume po. Tapos nagre-recover pa oil. Ang mahirap to ah. 1 month. Putik. All-time low na pala to. Delix to. Trenta. Next line of support, 30. Chill muna. Kumbaga, sundan mo lang to moving average mo eh. Short-term downtrend yan. Iga-guide ka yan. Walang gagawin to. Itong SEB, either mag-extreme exhaustion selling muna to. Mag-iiyakan pa yan. Whether 30 yan or mga 25 area. Tignan natin.
Pero abangan na, sure ako, may divergence rin na mag-form dito. Pero ang importante, hindi naman yung bottoming niya eh. Ang importante yung confirmation, paano siya makarecover after the sell down. So chill muna, no touch. Pinaka-apektado to eh. So pwede mo rin subaybayan siguro pag May 31 na, June 15, pag nagpa-flights na ulit yung mga tao, malamang sa hindi, may stability na makikita dito. Pero sa ngayon, may 6 days pa tayo, observe muna tayo. Eto. DD at MM. Pang ilan na tayo? Pang 20 ano na ba? 27? Pang 28 na to. Sorry, nawawala. Ano, hirap na mag-analyze ka tapos yung count. Anyway, teka nga. Magandang may ballpen ako dito. Sulat ko na lang para hindi naman nakakatawa yung bilang. Okay, so DD. Ito, nagkaka-breakout dun sa short-term range niya. Kasi may paparating na IPO. So may sympathy play. Tapos, DD upside mo dyan, 20 to 21 area. Potentially sell on rallies at this point. Yan. So meron ka pang mga 10% plus upside. Depende na lang kung gaano ka... Pwede nga rin dito lang eh, kung mahina sa 19. So, depende yan gano'ng ako conservative, 19 to 20. So, DD, ganun yung galaw niya. Nakikisabay lang kay MM to, basically. So, yung Metro Mart, yun ba yung pangalan nun? Yung MM, IPO. Marami nagtatanong. So, teka, check natin. Alam ko may post yung Investa about dun. Eto, yan. So, piso at 1.5 billion shares, 1 billion, 20% ng float. Taas-taas rin, above the minimum, sakto lang pala. 7.5 billion valuation. Pero, hindi ko pa nakita yung prospectus nito, no? Pero, alam ko, wala pa halos branches to, tama ba? Or onti lang? So, parang if I'm not mistaken, ang binibili mo dito is yung startup talaga, kumbaga yung idea nung pagiging startup niya, no. Teka, bagal ng net ko. Okay pa ba yung ano ko, yung internet? Naglo-load lang yung PSE Edge. Baka yung Edge yung mabagal. Ala. Ayan. Internet ko okay naman. Wala. Yung Edge di gumagana. So anyway. Anyway, sige. Hindi na natin kailangan tignan yan. So, yung MM, Mary Mart, Metro Mart tuloy. Mary Mart pala. Mary Mart, medyo mahal siya. 7.5 billion. Valuation. Tapos, kung titignan mo, kunyari earnings nito, wala pa sa 100M yan eh, di ba? So, taas ng valuation na yun. Parang, alam ko, startup lang to, tapos wala pa masyadong earnings. So, basically, startup talaga yung binibili mo. Hindi mo na siya makakalculate fundamentally. So, ano muna tayo? Logical analysis muna. So, gagawa siya ng parang mga mini groceries na hybrid between 7-Eleven and mga Pure Gold, diba? So parang ganun, dun siya papasok sa space na yon, convenience and groceries. Ang tanong, pandemic area, alam na natin na yung mga basic groceries or retailers nag-a-adapt na yan online. So if yung presentation ni Mary Mart ay physical lang, wala sa plano nila yung parang online, I'm sure mag-a-adapt, magaling naman si Injap eh. Pero kung nakita ko parang panggagawa lang nila ng mga branches, kung ganung style, feel ko hindi siya magpo-profit agad in the short term. Tapos kung titignan mo yung valuation, 7.5B, medyo mataas.
relative dun sa kung ano yung earnings nito ah. Yun. Pero if so yun yung parang downside if ever. So medyo baka medyo mataas, hindi masundan yung potential, tapos pumapasok siya sa space na marami ng players and baka mahirapan siya mag-compete doon. Pero ito, yung upside naman nito is you're buying into InJap. So, ganun, pag nag-i-invest ka sa startup, kung naniniwala ka kay InJap, yung founder, na napalago niya yung Double Dragon, napalago niya yung Mang Inasal, magaling siya mag-scale ng mga brands. Magaling siyang gumawa ng brands na malapit sa puso ng Pilipino. Diba? Marunong siya mag-scale ng mga physical businesses. Kung ganun yung vision mo, tapos nakikita mo na, uy, may hype to kasi yung last IPO niya, lumakas ng sobra. Then, pwede kang bumili, diba? Yun yung, hindi na sa valuation or fundamentals yung pagbili mo. More of sentimental na dahil InJap to eh. Parang ganun, brand yung binibili mo. Okay? So, price action naman, MMP. So, kung malakas yan, antayin mo mag-breakout sa 120. So, kunyari, sample lang dito, drawing tayo. Kunyari, piso yan, nandyan siya. Tapos, pag nag 20% move yan, tapos nag-close sa 120, tapos above dyan, 3 to 5 days, then pwede yun. Pwede naman ganun eh, na huwag ka muna bumiling IPO, antayin mo sila, bahala sila, diba? Kasi, nakita rin natin, market environment, di ganun ka-friendly. Dito natin malalaman kung malakas ba talaga si InJap. Ito na yun eh. Yun na lang yung iniisip mo dito eh. Hindi masyado yung numbers, hindi masyado yung parang tangible business niya. Kasi kung titignan mo yan, off ka talaga. Parang wait and see ka. Pero kung as a startup mo siya binibili and nagbabank on ka doon sa founder and nagbabank on ka na, uy, may IPO na naman si InJap, baka maging malupit ulit to kasi walang play halos sa market, then ayun yung opportunity niya. Walang nilalaro ibang play yung mga tao eh, di ba? So yun lang yun. So kung price action, abangan mo. Kapag first 1 to 3 days nag 120 yan, nag hold sa piso tapos 120, baka may mga momentum structure na dun, so bantayan nyo na lang. Pero kung nag below piso naman yan, nag close 95-90 cents, then dapat magbawas ka na. Ibig sabihin, short term baka yung bet hindi gumana or magbe-breakdown pa into a lower low. So yun. Tignan natin. Ano to eh? Basically IPO parang toss coin yan eh. More of ang tinitignan mo talaga dito, vision buying ka eh. Kung naniniwala ka doon sa startup vision. All right? Ayun. Thanks for the clarification. Isa pa lang tindahan ng Mary Mart. Ayun. Imagine if yung mga kagaya ng mga retailer dati, yung may mga Family Mart, 7-Eleven, diba yung mga stocks nila hirap din. Parang Family Mart sa SSI ba dati yun? Tapos binenta or something kay Dennis Uy. Yun, nahirapan rin. So, yun, more of sentiment and concept ang binibili mo dito if ever. So, I hope that answered your portion. Ito, i-cut ko na lang rin to, upload natin sa Investa para may recording tayo yung special ano lang, insight on Mary Mart. So, next, 29th stock. Salamat doon sa nagbibilang. X. Wala akong opinion dito. Avoid. Basically, tagal na nating fini-feature to eh. Medyo naawa na nga ako eh. Every chart session, diba? Surepass mula 2017, 18, 19. Like ko sinasabi, tech company siya na wala siyang core focus. Gaming company sila, pero namili lang siya ng mga iba-ibang hindi naman related na platforms. Tapos, ayun. Ito na. Nakita na natin after a few years. So, avoid. Sugal lang yung gagawin mo dito if ever laruin mo, pero kung chart naman, wala tayong gagawin as long as below 65 siya. Kumbaga, ano lang yan, downtrend tapos chupit-chupit lang, wala siyang significant na gagawin. 30th chart, Axelum. Mukhang fading.
So 275, pero very tight. If hindi niya ma-hold yung 270, then revisit yan sa 250 level. That's axe load. So bibilisan ko na ng konti para di tayo nakakaantok para high pace. 31. SSI. So speaking of retailers, request ni AR. Ayun o. Bigyan ko kayo example, SSI. Though ano naman to, no? luxury retail siya. Hindi siya kagaya nung pinapasok ni Injap. Kasi yung kay Injap na parang masa approach na grocery approach. Mas bagay kay Pure Gold yata i-compare. Pero nung panahon ni SSI, nung may Family Mart pa siya, wala rin. Downtrend. So ngayon, 112. Wala kang kailangan gawin. Wala kang kailangan isipin. Antayin mo muna siya magpiso. Kumbaga, wala, no rush eh. Kasi wala namang pumupunta sa Rustan, sa shopping area. Tapos, di naman bumibili ng luxury goods yung mga tao online masyado. Wala pa siyang strong presence online. If I'm not mistaken, ah. Or kung may presence man, hindi magiging ganun kalakas din. So, chill lang. No touch. Abangan natin sa lower level. 32nd. Short? Ay, tama ba? 32nd. 31. Oh, 32nd. Bloom. Wow. Interesting volume. Minibili ba ng mga tao yung reopening ng casino? So, Bloom, may tight structure ka dito. Pag na-break niya yung 550 to 570, pwedeng may momentum yan eh. Kung binibili natin na parang, uy, tapos na yung closure ng casinos, after, let's say, 15 to 30 days, babalik na yung mga sugalero. Pero syempre, social distancing, no? So I can imagine, pag nasa baccarat table ka or blackjack table, bawal kayo magtabi, limang tao, parang dalawang tao lang kada lamesa. So, tingnan natin paano yung epekto sa mga casino. Pero kung price action, ang gusto natin makita dito is mag-break siya, 550, 570, para mapulot niya yung momentum. Tapos lagyan mo lang stop sarili mo, 5, 5, 10, 5, 5, 5, 10 to 5. Pag nag-below doon, then ibig sabihin momentum is off. Alright, tingnan natin kung magkaka-breakout. $33. Yun. Salamat sa mga nagbibilang. Napakalaking tulong. Ano ni Sir Kenneth? Well, mas nakakatawa, no? Si Nickel parang pa-double bottom. Ito, nagko-codso at the highs. So mas solid yung galawan niya. Ang aabangan natin dito is paano siya mag-behave sa 70-74 dito sa area na to. Diyan. Tapos if ma-hold niya yung 70, then meron kang mga opportunity para makakuha ng ano. Kung mag-recover talaga yung nickel, may 85 to 90 ka. Good enough upside na yun. So tight play lang. Kapag nag-close below 70, out ka kagad. Kasi speculative miner to eh, syempre. 34. Pure Gold. Request ni Kurt. Pure Gold. Well, una, hype na hype siya kasi siya lang yung nagsaserve. Parang sila yung mga pwedeng mag-open. Sila yung pwedeng mag-open ng ECQ. Pero tandaan natin, tapos na yung ano niya, parang semi-monopoly niya or yung chance niya na siya lang nakaka-serve, di ba? Kasi palapit na mag-open yung mga malls. So pag ganun, sakto yung nangyari dito eh, na sell on the resistance to si Pure Gold sa 48 to 50. Tapos ngayon may 46 ka, no? Kapag nag-fail yan below 45, baka may lower range ka pa, mag-consolidate pa yan, whether dito banda 42 to 40.
So, yun muna. Kung malakas tiwala mo kay Pure Gold, abangan mo kung magkoconsos above 45. Pwede kang mamulot-mulot. Pero, kung mas conservative ka, given ang taas na ng ginalaw, pwede ka pang mag-adjust. 42 lower ka mag-abang. That's what I think on Pure Gold. Tsaka feel ko, ano na eh, kumbaga nagawa niya na yung good times niya. Basta, mahirapan na yan sa 50. It would take some time again before it can retake 50. 35. M-wide, tapos na to, sirs. Unica. MRC. Wala eh. Parang ito yung mga basura stocks na alam mong sucks lang. Parang pinipitik-pitik lang tapos hindi nagsusustain. Kasi maganda sana kung makita natin mag-hold sana to, di ba? Tapos, kanyari ito, high conso, tapos 1.55 mag-hold. Tapos, kung malakas talaga yan, sana na-hold, tapos gumanon. Pero breakdown yun nangyari. So, kahit sumalusalo ka dito, 140, anytime na mag-160 yan, 170, may masi-sell on rally ka. So, para sa akin, maliit yung upside, not worth the bother for now. Not unless bigla na lang may magical disclosure to na makapagpabago. So as long as below 170 to or 17 cents, then ano muna, puro range trade pababa lang to or baka mag-breakdown pa to. So conservative muna. Antayin natin kung magkaroon ng interest to tapos mag-sustain above 17 cents. Then saka natin siya balikan. And tignan nyo rin kung may mga disclosure. Ano na tayo? 36. Teka, dito muna tayo sa Investagrams. Teka, may papakita pala ako sa inyo. Wait. Loko to mga to. Wait lang ah. May papakita ko sa inyo. Wait lang. Inom muna kayo ng tubig. Saglit lang. Saan ba yun? Ay. Bolas. Ayun, eto. So Ito. Nakita ba sa screen ko? Ito. So, marami nagre-request sa atin. Sana daw magka-competition ulit. So, ayan. Magkakaroon tayo ng Investa Pro League. So, mga mini competitions to na may mga premyo. So, antabayanan nyo. Ito, nakakatawa yung character natin dito, no? Si Porky. So, yung detalye, i-announce na lang natin soon. Pero, ito muna, preview lang of what's coming. So, yan. Meron tayo mga competition na mga, mas ano siya, mga mini leagues. Parang liga sa basketball, kumbaga. Tapos, nilagyan natin ng significant prizes rin. Para habang yung market nasa practice state tayo, yun, at least meron tayong mga ganitong exercises na pwedeng gawin, no? So yun, antabayanan nyo. Okay, back to the charts. $36 na ako, no? BPI.
BPI compared to the other banks, mas malakas siya. Pero importante dito ma-hold niya tong 59 to 60 area. So if ma-hold niya yun, konso, tapos re-break. Kung malakas talaga, no? Pero the fact na medyo nanghihina yung the rest ng mga industry, yung buong finance, parang mahina pa. Baka mag-base building muna to si BPI. So tignan natin kung paano siya mag-hold sa 59 to 60. Alright, so that's 36 chart. Tapos kung ma-hold niya yan, tapos ma-break niya yung 64, then ito yung upside, 670 banda area initially. Tapos ito, may tanong sa Facebook. Saan yung tanong na yun? May nagtanong, di ba kayo nagbe-base sa ibang strategy, sir? Indicators, volume, at kung ilang traders sa araw na yon. So, ayun. Marami akong ibang strategy actually. Pinapakita ko lang dito yung basic of the basic. So, ito, EMA, may EMA 20 tayo, EMA 50 for medium term and short term, tapos price action. Pinapakita ko lang kung ano yung kailangan mo. Tapos volume, support resistance, basics lang. Pero kung mamicrohin nyo talaga, marami akong ibang strategy na mga proprietary, mga mas complex and all of that. Pero ano naman yan eh, wala naman sa pa-complexan ng strategy yan eh. More of, ang tanong doon is, alam mo ba yung gagawin mo dun sa price reaction? Kung paano yung behavior ng stock, paano ka rin magre-react as a trader and paano ka mag-execute and sizing? Yun yung pinaka-importante. Alright? May GTC po ba sa V-Trade? Yep, merong GTC sa V-Trade, sirs. So, kahit nasa work ka or busy ka, pwede. Ito. Request ni Mardi, 37th chart. Ay, Mardi, tuloy nalagay ko. Nakakatawa talaga. Wala, olats. So, kung makikita nyo nung last time, diba, sabi ko, si Euro, susunod lang yan kay MAH. Parang, ano lang to, ito yung laggard. Kumbaga, kung si MAH yung leader, Batman, ito Robin lang. So, pansin nyo, hina rin niya, diba? Wala masyadong ginawa. So, sympathy play lang. So, ayun. Delik siya. 240, kapag nag-break below 240, out ka na. Palagay ko, chill lang muna to. Hindi ko siya bibilin. Not unless na lang mag-sustain dito, tapos mag-re-break. Pero kung walang ganun, kung breakdown yan, out ka dapat. Sige, 37th. Green wheel con. Wow, ayos to ah. Palakas to. Hmm. 37. So, kung malakas siya, hindi ko alam anong meron dito sa company. Kung malakas siya, dapat mag-base na siya dito. So, 135 to 140 dito. Tapos, maganda sana magka-mini flag dyan, tapos breakout. Pero pa nag-below yan, 133 to 130, out na ako. So, ganun ko siya titignan. Kung short-term momentum lang, kumalakas talaga. Research nyo lang kung may development ba sa company, meron bang potential or something. Ano na, 38? O 39 na ba? Paano set up mo sa FIB? Hindi ako nag-Fibonacci. Yung principle ko sa trading is keep it simple and logical. Make sure na yung mga ginagamit mong tools ay may logical edge na nabibigay sa inyo. Backed siya ng statistics or nabibigyan ka ng positive edge talaga. Kumbaga na-test mo na may edge. Otherwise, kung parang sikat lang siya na tool pero di ka naman sure kung anong edge na bibigay niya sa'yo, then para sa akin, kina-cancel out ko yun para mas simple yung framework ko ng pag-iisip. Pero pwede mo rin pagganahin yun kasi kunyari, ano lang naman yun eh, parang measuring cup eh, di ba? Measuring tool, example. Kung kunyari, Fibonacci tayo, kunin mo yung line dito, tapos
sabihin mo nasa above 50% ka, then resistance 618 or something. Pwede mo rin namang gawing basihan yun, pero tignan nyo to, kahit na isimplify ko, kahit tanggalin ko yung Fibonacci, kita mo naman yung resistance eh. Sa 160 level, nandun yung 168. Tapos yung 786, yun din yung support turned resistance dati. Diba? So guidance lang siya actually. Papansin nyo kung kahit wala ako nito, same pa rin yung pagtingin ko, diba? So depende lang talaga sa estilo nyo. Pero para sa akin, mas prefer ko pasimplihin ang aking buhay. Right? So kanya-kanya ang ano lang yan, style. Sir, nasa na po si Emma 69. Nagpahinga muna. Ay, nakakaalala pa pala doon. Pahinga muna. Pahinga muna. Pahinga muna si Emma 69. Doon muna tayo sa mga basic lang. Masyadong ano eh. Masyadong magical si Emma 69. 38 daw. LTG. Pag nag-hold sa 7, tapos nag-break sa 750, then baka may momentum ka. May upside ka papuntang 950 to 10. Pag na-break niya yung 750 at 8. Pero very tight. Nandito na siya sa do or die range niya. Bantayan yung mabuti kung ma-hold niya yan. Chart ever. Wala, masyado illiquid to, sir. Alam mo, hindi mo nga ma-chart rin to eh. So, ano na lang. So, kakatira niya lang doon sa resistance niya. Ano nangyari dito? 0.05, tapos nag... nag 0.14. Grabe, ang gaano, no? Malamang sa hindi, yung volume nito, wala pang 1M or 3M. So, kahit sino pwede pitikin to. Pero kung may something talaga, dapat ma-break niya yung 114 at 15. Pero kung wala, then ayan na yung selling mo. Tapos die down na ulit yan. Mag-stabilize na lang ulit. Magko-correct dito sa 90 to 10 cents. Pero kung for some reason, bigla niya i-break yung 14, tignan natin. Pero take note, risky to, speculative, very illiquid stock. So ingat. SSP tapos na... Holcim, tapos na rin yan. RCI. Wow, may breakout. So this is the 40th chart. RCI, may mini break ka. Must hold above 168, 170. And then... initial upside nito, medyo parang ano na eh. Hindi ko alam kung may development dito sa kumpanya. Pero siguro at most 190 to 2 lang to. Not unless biglang may disclosure. So, sell on spike ka na. Pag ganito. So, tansyahin nyo na lang yung upside. Medyo maliit lang, 8 to 10%. Pero hindi pa yun high probability, medyo low probability pa yun. Kasi... iliquid lang to eh. Madali pitikin eh. Tignan natin kung ano bang meron dito. Okay. Facebook na ulit tinitignan ko mga requests. Hindi, sige. Kuha tayong dalawa dito sa Investa. Grabe, no? Pag naka 40 charts na ako, parang karamihan sa request yun na dadaanan ko na. Kumbaga kasi 200 plus stocks sa PSE. Pag naka 40 ka na, halos na ano mo na, 1/4 nun. Eh yung 200, 100 lang naman yung active, di ba? So halos kung naka 40 to 50 na ako, kalahati na halos na review ko. Kasi maraming inactive eh. URC. Request ni Christian J. So hi sa ating mga 681 viewers. URC 41st chart. Let's see paano yung effect. Wow, 31%. Laki pa rin ng tinama sa earnings, no? Kahit na
food business siya. So may effect pa rin, no? Kahit nasabi mo consumption business, may epekto pa rin sa kanila yung ano. May epekto pa rin sa kanila yung lockdown. Pero pagtapos na yung lockdown, tapos very relevant consumer play pa rin to. Siguro price action, kung 123 yan, abangan natin sa 115 to 120 kung support buyer ka. Yan. Tapos baka ranging muna to. So kung nag-hold sa baseline, pwede mo i-sell on rally 125 to 130. May mini upside ka dyan. Ingat lang kapag nag-close below 115. URC 41st. How do you determine if illiquid ang stock? Tanong ni Sir Paolo Nang. Illiquid siya if value... So sa Investa, bigyan ko yung example. Dito, nasa screener tayo ni Investa. Tapos, may value average. Ito, value average. Kapag yung stock less than yung average niya for the 10 days or 20 days is less than 5M, illiquid yun. Ibig sabihin, yung 5M, di na malaking halaga yan. Pero sa mga tirador or mga trader na bihasa, maliit lang yan eh. So isipin mo, kung isang trader may 5M, kaya niya ipa-breakout yung stock, illiquid yun. Basically, ang dali niya pagalawin, right? So kunyari ito, bigyan ko yung example ah. Kung meron tayong screener na we wanna see which stocks are above the MA20 tapos above 5 million yung value average. So pag ni-run natin yan, 19 records, di ba? Ayan. Nakita natin, nandito na sa screener, 19. Pero tignan nyo, pag ni-run natin, tanggalin mo yung value average na 5 million. So let's say, tanggalin natin, any. Ayan. So wala na tayong value filter. Pag ni-run mo, 105 records. Ganun ka, laki yung difference. From the 19, dahil may filter ka na kung ano yung illiquid, tatanggalin mo. Na-filter mo siya, 19 na lang tinitignan mo. Pero kung wala kang value, volume or value filter, ang daming stocks papasok. Diba? So tinitignan rin natin yung structure ng stock, yung liquidity niya. Kasi otherwise, kahit anong charting mo, tapos ang gaan naman yan, kahit sino pwedeng i-manipulate yan, titira. Parang hindi siya reflective of true supply and demand. Okay? So I hope that answers that question and magagamit nyo rin yan sa screening nyo or trading. Ayun, may tanong rin pala ni Sir, ano yun, Daniel. Okay. Ito, CNPF, 42nd chart. Walong chart na lang, guys. Malapit na tayong mag-dinner. Hindi pa ako makain. Kayo, kumain na ba kayo? CNPF, ang hirap lang nito i-technical analysis kasi parang yung galaw niya pang parang value investor din, no? Pero interesting siya kasi first quarter bumenta yung dilata nila, no, yung mga tuna. So siguro kasi ano siya, stored goods, kahit naka-lockdown ka, ito yung tipong i-accumulate mo na pagkain on crisis, di ba? So lakas ng demand, crisis proof. Ngayon technically naman very tight conso, so nakikita natin dito 1520. So as long as above 15 yan or even 1450, pwede siyang maging accumulative. So hanap ka ng diskarte mo dyan kung buyer or on support ka. Good siya kung mag-hold, no? Tapos ang inaantabayan na natin, kung ma-break niya yung 1550 to 16, then pwedeng mag-trend yan. Pwedeng 17 or saan ba to? Parang saan ba yung previous highs nito? Ayun. So pwede mag-revisit sa 17 to 18. So tingnan muna natin kung ma-hold niya yung current structure. Pero so far, isa siya sa mga consumer plays na nagpapakita ng lakas. Kailangan makita natin dito paano yung behavior niya in the next, let's say, 3 to 5 days and kung magkaka-breakout ba.
Pero take note, pag trinid mo to, hindi to parang chupit stock na pag, uy, may chart pattern, akit agad. Hindi ganun to, no? Kasi ang bumibili lang nito, institutional investors and karamihan ng mga yon buy and hold lang. So dapat may patience ka rin sa approach na to kasi hindi puro traders papasok dito. Very ano, uncovered stock, hindi masyado mainstream. All right. Ito, may tanong. Bigla ko lang naisip, sir. Regarding cross trade, dapat buy out ko siya sa pag-consider ng volume? Depende sa iyo. Pero para sa akin, kung yung stock is blue chip naman or medium cap, di kino-consider ko pa rin yung cross trade kasi baka institutional buying yun eh. Importante do sa cross trade, saan ba yung next direction? Kunyari nagka-cross, magbe-breakout ba pataas or breakdown? Yun yung titignan mo after nung cross. 'Di ba? Parang volume clue lang yun, yung mga volume spike. ECP para makakain na. Sabi ni Miss Grace Lina. Sige ma'am, para makakain ka na. 43rd. 43. ECP nasa base. 665 pero napakagaan nito. So, minsan baka bid and ask nito. Check natin bid and ask niya. Yung bid and ask, ayun o, lawak. Diba? 680 bid tapos 698 offer. So, medyo mahirap i-chart to. Ibig ko sabihin guys, pwedeng pumitik to sa 670 tapos mamaya mag-7. Pero yung pala, ang laki ng gap, diba? So, check mo lang kung mag-hold siya dito, 650 to 665. Pero very tight call yan. Anytime na mag-close below that, tatapon ako. And if you're looking to trade this, play small. Kasi again, illiquid stock, hindi ka makakalabas. Kung lalagyan mo to, let's say, bili ako 100,000 shares. Given yung bid and ask, saan ko tatapon yan? Wala na, napabagsak ko na to ng 5 to 10% or something. Mahirap mag-exit kapag illiquid yung stock. So, be very careful. So, yun lang muna. Tignan natin kung ma-hold 650, 665. All right, balik tayo sa Investa. Bitcoin. BTCUSD. So, maraming mga fanboys ng Bitcoin. Binabati ko nga pala yung mga natalo ko sa pustahan na hindi pa nagbabayad sa akin. So, kwento ko lang sa inyo. Meron ako mga teammates, mga fanatics ng Bitcoin, sabi nila, Bitcoin daw mag 20,000, and hindi lang 20, 30,000 pa. So, nasa 8K yata si Bitcoin nun, no? Parang dito. Dito siya. Eto, nandiyo si Bitcoin. 8K to 9K. Tapos, kumukonfident sila kasi nagbe-breakout. Tapos, inamon akong pustahan. Sabi, boss, aabot yan. 30K, aabot yan. 100K, yayaman kami. Tapos, sabi ko, talaga? Anong basis nyo? So, pwede mong Elliott wave yan, pwede mong gawa ng mga Fibonacci extensions. Aabot ka talaga, di ba? Dun sa subjective target mo, right? Pero ako, bago ako gumamit ng kahit anong projection tool, tinitignan ko muna yung logic ng isang bagay. So, ang reason ko bakit kontra ako sa Bitcoin, hindi ko nakikita na magte-20K above yan. Kasi, kaya lang naman siya sumikat dito sa unang approach niya, yung unang round niya papuntang nag-half na pala to, no? Kaya bumaba yung presyo. Pero yung unang round niya nung dati yung 18K siya to 20K, kaya feel ko di sustainable kasi nauna lang siya doon sa blockchain, nauna lang siya doon sa digital currency. Kaya hype na hype siya, di ba? Parang bagong concept. Pero nung pumasok na, let's say, FB, gagawa na ng coin. Tapos, paano kung si Amazon gumawa ng coin? Si JP Morgan, gumagawa na rin ng mga digital currencies. Yung blockchain, na-adapt na rin. So, hindi na magical yung concept ng blockchain or ng isang cryptocurrency, di ba? Kahit yung mainstream na companies na ginagamit na nila to. Ano ibig sabihin nun? Kung consumer ako or business operator ako, ba't ko gagamitin yung Bitcoin for the transactions? Yun kasi yung purpose na binibili nila eh, na parang initially, uy, bibili mo na ng sapatos or pizza si Bitcoin. So nakita ko, mas maraming companies gagawa ng mainstream na coin and mas reliable for transactions. Mawawala ng use case to.
ang pinaka-use case na lang nito is parang gold, parang sentimental value na kontra sa dollar or something. Yun yung nakita ko. Tapos pustahan namin, pag nag-30K, panalo sila, 1.5. Times 3 yung reward nila. Pag nag 4,000, panalo ako. Eh, nag 4,000. Ayun, no? Ayun, panalo ako. Swerte nga itong mga batang to, eh. Sabi pa nila, boss, gusto mo i-times 3 natin yung deal, eh. 10,000 na lang. Pag nanalo ka, bayaran ka namin 10,000. Pag nanalo kami, bayaran mo kami 30,000. Sabi ko, wag na. Yung kukunin pera nyo. Ayun. So, that's just an experience that I'm sharing in relation to forecasting methods. Kumbaga, madali mag-project ng kahit anong method. Gumamit ng mga magic tools, magic numbers. Isipin mo muna yung logical basis ng assumption. Kumbaga, ano kaya magti-trigger dun sa demand? Bakit aabot to ng 20K, 30K? Isipin mo muna. Kung hindi mo ma-justify or parang malayo siya sa mundo, then wala. Bitcoin, anyway, sana natawa kayo sa kwentong yun. Ayun! Ayun na, oh. Nandito pala siya. Andiyan pala siya, oh. Si Toma. Ayan, oh, si Toma. Tawan-tawa siya. So, ilike nyo na lang yung comment niya. Uy, may utang pa kayo, ah. Swerte kayo, mabait ako. Kung hindi, may 10,000 ako. Tigi-isa kayo. Pero dahil doon, 500 na lang, no? Libre niya na lang ang burger. So anyway, yun yung story. So, technical analysis, projection methods is another means. Pero para sa akin, bago ko tignan yan, pinagtatagpi ko rin sa logical approach. Anong magti-trigger ng supply-demand? Yun yung pinaka-core ng galawan. So anyway, Bitcoin, kung charts lang usapan, may stability ka sa 8.5. Pero pansinin mo, di ba may news, half daw yung coins, whatever, supply sap. Pero para sa akin, kung hindi niya ma-break yung 10K, hindi ako kahagat dito. So, yung assumption ko, kung big picture, kung kunyari, gusto kong makita yung big movement ni Bitcoin, kung totoong mangyayari yung mga 20K, 30K, whatever, dapat makita natin si Bitcoin mag-sustain sa 10,000. So, itong konso na to, dapat magawa niya, ganyan, ma-hold niya, tapos, pag nag-above 10K yan, dyan papasok talaga yung momentum. So, sustainability, 10 to 20 days, ay, mga 5 to 10 days, tapos, dyan na magte-trend. Pero para sa akin, hindi ako inclined doon sa situation na yun. So, counter Bitcoin pa ako ngayon sa ngayon. Pero wala opinion. Kumbaga, yun lang yung views ko. Pero kung mag-break naman yan sa 10,000, then pwede siyang i-trade, diba? So, let's see. Pero other than that, para sa akin, wait and see muna. I wouldn't touch this below 10K. Bigyan ko kaya isang example. Yung Bitcoin, ginagamit rin siya sa di ba? Fear currency. Parang, ito yung sinasabi nila na Bitcoin is the millennial gold. Right? Yung parang, yung gold, kapag may crisis or takutan, sa gold pumupunta yung mga tao dati. Tapos si Bitcoin, siya na daw yung alternative sa USD. Diba? Parang ganun. Kaya nagiging in a sense, millennial gold or fear asset si Bitcoin. Pero pansinin nyo, relative strength. Kumpara nyo yung galaw ni Bitcoin versus gold. Sino mas malakas? Sino yung totoong fear currency, yung fear thematic na trade? Diba? So para ma-visualize nyo, let's go weekly chart ni gold. Tapos idagdag natin si Bitcoin. Nangyari. Ayan. Teka, medyo nagdi-distort lang. Ay, medyo day chart lang yata yung comparison eh. Teka. Sige, anyway, ganito na lang gagawin natin. Ganito gagawin natin. Ayan, so kita nyo si gold. Ba't ko nasabing mas may interest si gold? Tingnan nyo yung galaw niya. Relative strength lang ha. Comparison lang. 6% from the all-time highs. Si gold. Ngayon, si Bitcoin, kala ko ba ito yung millennial gold na dapat tinitigdan natin?
kung supply and demand situation niya, nasa na siya from the all-time? Hindi pa pala na half to, no? Mali lang yung zoom in ko sa chart kanina. Ayan, nasa na siya from the all-time high? Wala pa. 50% below pa. 40% below pa. Ganong kalayo yung strength comparison. Pwede mo yung isipin na, ay, mas mura siya. Pero para sa akin, yung pagtingin ko, ay, mas mahina yung demand sa kanya. So, isang concept yan na pwede nyo gamitin when comparing mga magkaka-industry or peers na stocks or assets. Alright? Para sa akin, doon ako sa mas may momentum or relative strength. Okay. So, pang ilan chart na? Dati ko sinabi doon. Pang 44 na ba? So, hi sa 641 users natin. Alas dalawang oras na yung session. So, maraming salamat kung nandito pa rin kayo hanggang ngayon, di ba? Dalawang oras, commitment yan para panindigan. So, last ano na to? 5 to 6 charts. So, SECB tapos na, halos tapos na lahat eh. MRSGI, request ni Chris Angeles. 44th na ba to? Tama ba? MRSGI, potential higher low sana. Dapat ma-hold niya tong 150. Kapag di niya ma-hold yung 150, dito tayo sa lower 122 piso. So, yun muna, bantayan niya 150. Ay, 45 na. Tama. Mac, P-Core. Aray. Mahirap to, boy. P-Core. Avoid. Ito na lang isipin nyo. Basta below 350 yan. Huwag nyo galawin, P-Core. Kung magva-value play ka, maraming pwedeng i-value play, pero antayin mo na lang yung confirmation. Kumbaga, mag-meet naman yan eh. Kung malakas talaga yan, either gagalaw yan tapos magbe-breakout rin someday, pero wag muna. Chill muna. Okay, 46 chart. PCP, ICT, Wilcon, tapos na PAL. PAL, wala namang galaw tong PAL eh. Kaya mahirap i-chart. Wala, mahirap to. Airlines, avoid muna. Tsaka kung airlines, bibili natin SEB na lang kaysa PAL. 46 chart. Tapos na lahat to. EEI. Request ni Amy. Parang ano rin. Medyo olats to. Kahit kala mo, mukhang mura, no? Negative 54% earnings. So, negative earnings. Wala, mukhang hirap yung construction as a whole. As long as below 5 to 522, mahirapan to. So, potentially, may breakdown ka pang inaantay. Meron pang next round to, 450 to 420, 450 to 4, lower force. Tignan natin, avoid muna, EI. Alright, 47th chart. PSEI. Sige, last na lang si PSEI. Grabe. Goes to show gaano kaliit yung market natin. Wala na akong makover dito. Ito, AGI, 47. Ito yung sinasabi ko, guys. Kung napanood yung last session ko, sabi ko laggard si AGI, which bodes true. Ayun nga, kumpara dun sa mga ibang conglomerates, laggard siya eh, 605. So, either 6 psychological support or dito ka na lang, mangbarat ka, 570 to 550. Pero no rush. Wala pa siyang pinapakita lakas. Not unless na lang mag-break to around 620 to 650. Kapag nagising dyan sa level na yan, ayun, pwede mong tirahin. Tapos may upside ka, 7 to 750. AGI. Okay, balik tayo sa Facebook.
Yep, we're gonna post the replay of this. Tell. Okay, 48 chart. Tell, wala na. Tapos na yung glory days para sa akin. Swerte to kasi nabigyan ng atensyon. Dahil lockdown, di ba? Lahat internet lang. Pero take note, legacy business pa rin si Tell. Marami pa rin silang hindi na-adapt dun sa bagong style ng digitalization ng business. Internet service nila di pa rin ganun kaganda. Swerte yung mga nakabenta dito sa 1-3. So any, para sa akin from here, any spikes dito sa 1-2-50 to 1-3, magbawas ka. Kasi ba't ko nasabi yun? Isang ano lang, example lang, no? Nasa downtrend pa rin si Tel. So kunyari, lagyan mo ng linya na break siya dito. Pero gamitan natin na kunyari long-term MA. Tingnan natin nasa na ba to. EMA 200. Try natin. 200 na break niya. Pero price structure, hindi niya pa nabibreak yung 1-4 level. So parang nabigyan lang to ng ano, kasi sila lang yung business na nakakumikita kahit lockdown eh. Pero para sa akin, marami pang pwede mangyari dito kay Tel, and legacy business siya. Ito, big picture. Tignan niyo. So check natin big picture, anong ginawa niya. Binalikan niya yung dating support, yung base level dito. Yung base level dito, binalikan niya yung 1-2-1-3 range. So meaning sell on rally ka talaga dapat, nagbabawas ka. Kung mag-spike pa yan 1-4, magbawas ka para sa akin. Wala akong nakikitang long-term viability nung current status ni Tel as a legacy business. Not unless na lang mag-ano sila, total remake. So matagal pa yun. Kung telco gusto natin, mas malakas pa si Globe. Ayan o, tignan nyo. Ibang-iba. Ito, may magandang ano lang, sideways. Tapos, mas marami pa ito. May exposure sa fintech. May exposure rin pala sa fintech si Tel. Pero, ang nananalo si Globe, eh, diba? Tapos, sa mobile, panalo rin si Globe. Doon ka sa leader. Ayan. Pag nag-break yan, 2-3 and above, pwede mag-trend si Globe. Alright, 49th chart. IRC. Request ni Gazon. Ito pala guys, share ko lang. So bago ko i-ano yung chart request ni Gazon. So si Gazon is one of our contributors sa InvestaLearn. So in line with our mission na educating Filipino people, we also want to work with contributors. So may mga authors na kami. Tapos at the same time, kung may nakita rin kami, mga willing nagsushare, tapos magaganda yung content nila. Ayan, nagko-collaborate tayo dito sa Investagram. So, papansin natin, meron tayong ano dito eh. Saan na ba yun? Ayun, ito. So, punta lang kayo sa stock market, sa InvestaLearn. As makikita nyo dito, a beginner head start to technical analysis. Ayan, gawa to ni Sir Gazon. So, pag-plinay nyo yan, slide siya, modules siya, na free to all. Ayan, para mas marami sa atin natututo about the basics of trading. And maganda yung pagka-explain niya. Tsaka teacher si Gazon in real life. So, teacher perspective na, kumbaga, bihasa na siya sa pagtuturo. Lalo na kung sinisimplify and binibasic mo yung isang concept. So, ayan. To start with, pwede kayo dito. Ayan. So, daming free learning modules dito sa InvestaLearn. Check nyo lang dito sa stock market category. Tapos, i-revamp rin namin to, i-reorganize namin yung site, pati yung content, kagandahan pa natin para mas maraming guidance na ma-provide. So, check yun na lang siya. Ito rin, may mga fundamental modules, technicals, tapos ito, nandito na lahat eh, kung basics yung iisipin mo. IRC. So, salamat kay Gazon, bro. Thank you sa efforts mo. And thank you for collaborating with us. IRC. Hindi ko alam kung ano meron dito, no? So, kung support tinitigda mo, dapat 75 to 80 mag-hold na. Tapos, sa ngayon, nasa midpoint siya. Pero, ang gusto nating makita dito, mabutas niya kaya yung 85 to 88. Kasi, baka pumitik lang sa 88 to 90, tapos hindi naman mag-close doon, tapos mag-fade ulit.
Kasi magaan lang to eh, di ba? So, yung mga cent stocks na wala halos laman. Ayun, tingnan natin yung bid and ask. Ayun, isang buy up ko lang ng 500,000, mapapa 88 ko na to. Di ba? So, ang dali sabihin na, uy, maganda yung chart. Pero yung pala, pinitik lang. So, ingat lang. Kailangan high volume breakout above 88 to 90 para magkaroon ng potential to in the future. Pero otherwise, if hindi niya magawa yon, then wala. Range trade or tulog mode lang, IRC. Tapos na Wilcon, MPI, tapos na rin. AEV. Last chart. So, yeah, so last stop request, tapos PSEI. And PSEI yung titignan natin. Oh, magandang stock. Titignan ko muna yung medyo interesting naman i-cover. Yung iba kasi parang downtrend lang o boring. IMI, okay ba to? Pucha yun. Wasak yung earnings. Yung muna to. Delix. Wag yan, IMI. Dell, DDRLCURC, tapos na yun mga yan. Wait lang, di pa tayo pwede mag-dinner hanggang matapos yung 50 stocks. Wala akong makitang interesting eh. So last stock, tapos ano, FB na lang ito, pure food. Oh, high volume red candle outs. So ito food business. So dapat beneficial rin to nung ano no nung crisis mode kasi may nag-grocery pa rin, may bibili pa rin ng produkto niya. Tapos nakikita kong structure dito, though high volume red candle, meron na siyang consolidation na maliit. So as long as above 59 to 60 si FB, tapos mag-break sa 64 'yan. Kung support buyer ka, pwede kang chumani diyan. Kung breakout buyer ka, pwede kang dito buy on strength kapag nag-63, 64 na siya. Pag na-break 64, 64 area, then pwede kang 72 to 80. Mga upside natin. Alright? So that's for FB. So yon guys. After 2 hours, we've completed the 50th charts. Now, PSEI tayo. PSEI, kita natin, hirap pa rin dito sa 50-day MA natin. So, ibig sabihin, medium term, we're not yet in a positive scenario. Kasi, mapapansin nyo naman, pag trending yung market, laging above yan. Above yan sa medium term EMA natin or nagsusustain. So, sa ngayon, hindi pa natin ramdam yung positivity na yun, di ba? So, kunyari, momentum trader ka or patient ka talaga, nakakash ka ngayon or nag-aantay ka kailan ka magdadagdag. Yung isang approach dyan is antayin mo na lang pag nagising yung market. Buy on strength, pwedeng ganun. Pero kunyari naman, ang gusto mong style is value-oriented, value-averaging. Ang mangyayari dito kay PSE, mukhang ano eh. Mukhang tight konso pero nahihirapan sa 5.8. Nahihirapan sa 5.7 to 5.8. Ito yung range natin. Teka. 5.7 to 5.8, hirap ba? Diba? So kung mag-break below 5.470 yan, 5.450, pwede kang mag-leg down pababa dito sa 5.2 to 5,000. Yan. So, dyan muna. 5K muna. So, yung tanong kanina, do you see the market going back at 4,000? Hindi naman agad-agad kasi sobrang ano na to eh, fear levels na to eh. Tsaka, ang tinitingnan natin, mangyayari lang yun, mavivisit lang yung lower highs kung yung global market mawasak. Kumbaga kung talagang nagkaroon ng takutan, emerging markets, global markets, etc. Pero sa ngayon, yung global, consolidating pa rin. Kahit na nung una nating hinighlight, mayroong potential wedge dito. Diba? Ay, sorry. Nawasak yung drawing. May wedge. Pero nangyari, nag-gap up pa. Tapos may konso at the highs. So malakas pa rin hanggang ngayon. No? So next level ng global. Baka dito, pwedeng mag-spike dito sa level na to, 3,000 to 3,100. Kung ma-hold niya tong konso area na to. Yung 2,800 to 2,950 level, kung ma-consolidate, ma-hold niya tong gap up na to.
may isa pang sipa yan. So as long as walang crash sa global markets, Philippines baka laggard lang tapos konting baba lang if ever. So makita natin yung difference, no, kapag yung PSE medyo wala pang ano, si SPX nandito na sa 6, nasa 6.2 to 6.5 na siya. Si PSE nandito pa rin sa lower range ng consolidation niya. Kumbaga mas malakas ng konti yung global markets. So PSE, di pa naman tayo nagkaka-breakdown talaga. Kailangan makita natin yung 5.4 kung mag-hold. Pwedeng mangyari dyan, buwelo lang, tas break. Basta ang tignan natin sa PSE, dapat mabasag niya yung 5.7 to 5.8, okay? Pag nabasag niya yung 5.8, ayun, pwede na yun. Back to momentum ka na. Pag nabasag, tas nag-sustain 5.8, maganda yun. Pag nangyari yun, may upside tayo, pwedeng 6.6 to 7,000. Alright. So, yun. Yung live natin, it's either every Sundays to every Sunday and every Wednesday may mga chart sessions tayo. Bantayan nyo lang yung ano, bantayan nyo lang yung Facebook and YouTube channel natin sa Investagram. So, nandun, napopost tayo ng constant videos, whether sa stock market, whether sa trading principles, nandiyan sila Toma, nandiyan sila Bear. Tapos si Renzo rin, si Renzo naman is our business dev lead. Isa sa mga business dev lead natin. So siya yung nakikipag-interview sa mga entrepreneurs. So syempre sa Investagram, hindi lang naman stock market yung pwede mong pagkakitaan. We're also covering yung mga nagtuturo sa atin about entrepreneurship, di ba? So isang magandang aspeto yan para ma-cultivate natin yung kultura ng paggagawa ng sarili mong negosyo or ng kabuhayan mo. So isa rin yan, no? So isang initiative natin. So check nyo lang yun, yung YouTube page natin, pinopost natin mga videos natin doon. Then yung live session every Sunday or Saturday usually yan. So we're just gonna post it and consistent naman siya weekly. Alright guys, so ayun. So bago umalis, ito ang tabayanan nyo lang, Investa Pro League. We're gonna announce it this week, yung detalye. So magandang bakbakan yung mangyayari dito. Meron tayong mga paliga na mangyayari, tapos may mga interesting prizes din. We're gonna make it fun and interesting for everyone. And ayun, sa lahat ng mga nanood, sa 500 na nanood, salamat. So i-upload na lang natin. Yung replay nasa Facebook lang to. Upload rin natin sa YouTube to. Pwede nyo i-check. So hopefully nakatulong kami sa journey nyo. So, ayun. Salamat rin sa mga teammates ko. Makita nyo, Investagrams. Ano? Usually dati, 2016-17, na nakikita nyo lang parate, mukha ako. Diba? Kala ng mga tao, parang unting tao lang may-ari nito. Tapos, kami-kami lang yun nandun. Pero on the backside, we have 35-36 employees. Dami. Laki na rin yung team namin. As makikilala nyo rin sila, kagaya nila Toma, nila Berrio, nila Renzo. Ayan, so it's really a movement kung saan itong mga tao sa Investa, laking pasasalamat ko eh. Kasi they could have been elsewhere in their careers, di ba? Startup lang yung Investagrams, pero they've chosen to be in Investa because they see our mission. Na someday, kami, tayo yung magiging platform na makakapagpabago sa investment landscape ng Pilipinas. Kumbaga, through our platform, ma-share natin yung stock market. Through our platform, we're gonna help people financially able, so that they can grow their finances in the future. So yun, yung brokerage natin, exciting. Eh, basta, di ko na magsasalita. Ano lang to eh, hindi lang kami, syempre, pag tinatrabaho mo, you can't talk about it while you're also doing it, di ba? So kami, alam nyo, constant effort kami para to make it happen. So yun yung ginagawa namin. And even if we get trading capabilities sa Investagrams, magkaroon ng stock trading dito, that's just one part of our full vision. Ang pinaka vision talaga is this would be a platform that can change Filipino people's lives. So ayun, recently nag-celebrate tayo ng happy 5 years, hindi anniversary pero basically ni-recall lang natin kung anong itsura ba nung Investagrams dati.
Eto, daanan lang natin para ano, para sentimental lang spot nyo. Comment kayo kung user na kayo ng Investagrams mula nung mga unang panahon. So ito sa post na to. Spot nyo to. Ito yung itsura ng charts ng Investagrams dati. Yan. As in, luma-luma pa. Tapos, nung time na yun, wala pa kaming employees. Si Air lang nagkukod halos. Tapos, mano-mano, wala kaming marketing, wala kaming designer. Kaya, ganyan, pangit yung itsura. Baka luma pa. Hanggang sa lahat talaga. Di ba, nakikita nyo yung mga premium offerings natin, mga events natin. Lahat yan, binabalik namin para maka-hire ng tao. Para maka-upgrade ng servers, maka-upgrade ng data. Dati wala tayong mga bid and ask. Lahat yan. Balik lang. Kaming founders. Kaya ano rin, happy ako doon sa mga partners ko dito. Kaya rin siguro kami tumagal. Kasi we're not in it for the short-term money. Kung mag-succeed to as a company, good. Pero wala kaming ginukuha kay Investa. Eh. Talagang gusto namin mag-grow lang siya. Kaya from 3 people, napalaki namin 35 members. Hopefully, we grow into a company na maging 50 to 100 in the future para magkaroon ng parang tech company yung Philippines, di ba, na locally grown talaga. Wala pa masyadong ganyan sa Pilipinas. So yan yung dating Investagrams. So para sa mga kasamahan natin dito ever since mga 3 years ago, 4 years ago na users, maraming salamat guys. Makikita nyo naman, sobrang constant nung, kung makita nyo on the backside, how the people behind this is working. Sobrang ano, makikita nyo yung hardships talaga and dedication ng team. So, ayun. Maraming salamat sa support nyo. And kita-kits ulit tayo. Marami kaming pinaghahandaan this 2020. Hopefully, kahit na pandemic siya, crisis nung first quarter, paglabas natin dito, hopefully, mas malakas tayo, di ba? Maka-recover tayo. Kasi, ganun talaga yung mundo eh. It's adapt or die. Kung hindi ka maka-adapt do sa crisis, kung hindi ka maka, hindi mo pagpupuruhan, paggagalingan lalo, talagang magda-die out yung company mo, yung business mo, yung stock trading mo, di ba? Pero kung mas pagpursigihan mo, matuto ka sa every step of the way, every mistakes, tapos mas disiplinado ka, alam mong mahirap yung environment, mag-a-adjust ka. Kagaya nung gagawin namin, nag-a-adjust rin kami as a company. Ayun. Then dun ka mag-survive. So hopefully, mag-survive tayo together and marami pa tayo mga pagsasamahan and marami pa kaming few features na gusto ilabas. So 2020 is hopefully our breakout year. So antabayanan nyo guys. Maraming salamat sa suporta and kita-kits ulit. So, ayun. Sige. Kakain na ako, guys. Happy weekend sa inyo. Wala palang pasok bukas, no? So, ayun. Happy holidays sa atin. And kita-kits ulit sa sunod. Tapos, ano pala, siguro last. Meron akong risk management video na ginawa sa YouTube namin. Search nyo na lang. Magkakaroon ng part 2 yun. Gagawan ko this week. So, ayun, antabayanan nyo. Didiscuss ko yung mga iba-ibang stilo ng stop losses. Maraming mga style dyan eh. Kumbaga, yung usual kasi na naku-cover sa trading is tinitignan lang natin kailan ba maganda bumili. Yung offense. Saan yung target price, ganun. Pero di natin naku-cover paano ba protektahan yung sarili, paano mag-defense. So, yung stop losses, it's an art, maraming style. So, I'll be covering that. Meron tayong webinar on that soon. And it's gonna be free to all our subscribers. Ipo-post lang natin sa mga channels natin. So, antabayanan nyo. Okay. Medyo nainitan na ako dito sa beach. So, hopefully makalabas tayo soon. Thank you sa mga nanood ng video na to. Sana may naiambag ako sa inyo. Kita-kits ulit sa susunod.
pattern. Thank you.